Nag-arrangement na kanina. Laban kay Kibuloy, kay Pacquiao. Oh, so again, ulitin ko lang, linawin ko lang. Marami kasi nagsasabi, bakit mo minumura si Kibuloy? Akala ko ba Christian ka? Hindi ko po siya minumura. Oh, sinasabi ko lang po yung kanyang acronym, that's Pacquiao, Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya Pacquiao. Pero binago ko rin yan eh. Hindi na pastor ang tawag sa kanya, Pido na, Pido. Pido Apollo C. Kibuloy. Kaya Pacquiao pa rin. Pido Apollo C. Kibuloy. Allegedly. Allegedly! Anyway, nag-arrangement na sila kanina. At ito yung ano, ito yung balita tungkol sa arraignment. Nag-plead daw siya ng not guilty, guys. Oo, not guilty. At marami nagre-react. Ang sinasabi, ang kapal naman ng mukha niya. Ba't siya nag-plead ng not guilty? Ang kapal ka palang, guilty kaya siya, guilty siya. Alam niyo mga kutsero, normal ho yun. Oo. Sa arraignment po, mga kutsero, ang mangyayari dyan, tatanungin ka lang talaga kung aamin ka o hindi, guilty or not guilty. Kung guilty ka, umamin kang guilty, o din diretso sentensya ka na, tapos. Ganun lang kasi yun. Oo. Ano lang yun, diretso ka na sentensya. Kapag nag-guilty ka, oo, pag umamin ka. Pero, pag nag-plea ka ng not guilty, okay lang yun. Wala akong problema doon. Hindi ko ibig sabihin na hindi siya guilty. Huwag ko kayo mag-alala. Oo. Huwag ko kayo mag-alala. So, it's normal. It's normal. Kasi, now he will have to argue that he's not guilty. Ganun lang talaga yun. Okay lang yun, mga kutsero. Huwag tayo mag-react ng ex-judge. DDS daw, sabi ni Ricky G. Judge ng Pasig, DDS daw. Actually, ako, personally, on a personal level, I would defer to the wisdom of the judge. I would respect the, irerespeto ko muna yung wisdom ng judge. Irerespeto ko muna yan. Huwag na ho muna natin siyang i-judge. Oo. Kahit judge siya. Siya lang ang pwede mag-judge kasi judge siya. Joke. Huwag ho muna natin siyang i-judge. Oo. Kasi ho, dang DDS ho siya o hindi, okay lang ho yun. Wala akong problema dun. Kasi we have ano naman eh. Meron naman tayong mga remedyo o remedies kung sakaling merong sa palagay natin ay maling desisyon. Pwede naman mag-file ng ano, Rule 45. I-apela. Bago ko pala mag-Rule 45, i-apela mo muna sa Court of Appeals. Pwede ka mag-motion for reconsideration sa RTC. Pag hindi pumayag doon, pag natalo ka sa RTC, iakat mo sa Court of Appeals. File ka motion for reconsideration. Pag natalo ka pa rin sa Court of Appeals, mag-file ka ng Rule 45. Sa ano? Sa Supreme Court. Rule 45 naman yun. So, may mga ano tayo. Meron tayong mga remedyo. Huwag tayo masyadong ano. Kalmahan lang natin, guys. Oo, kahit DDS yan. Kahit Dilawan pa yan. Kahit NPA pa yan. Huwag tayo masyadong. Kalmahan lang natin, guys. Oo, kasi ano eh, meron naman tayo mga remedyo. May mga remedies naman. At yung kanyang guilt or innocence is subject to the scrutiny of the court. So, hayaan lang natin yun. Hayaan muna natin na ang tao dito. Hayaan muna natin na yung magpatuloy yung ano, yung gumulong ang hustisya, ano? Oh, wait lang guys, But eto may balita, may bagong pumasok na balita. Dahil nag-arraignment, nalaman natin, mga kutsero, ayon sa balita, merong 10 witnesses laban sa mga akusado.
10 witnesses daw. 10 witnesses. Napakarami, no? Good luck. I-deposition pa naman sila, syempre. Tsaka kukunin pa yung kanilang judicial affidavit. But, 10? Grabe, ang dami! Ang daming witnesses. Isang tao pa lang to, ha? Isa pa lang yun. Isang tao pa lang yung naghabla. Si Amanda. Panorin natin yung balita. Basa ng sakdal sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Sa isang kaso, dumanas umano ang complainant ng pamamalo ng 2x2. Masela naman ang isa pang kaso na pagtitibayin umano ng 10 testigo. You know, nakatutok 10. Si Joseph Moro. Bantay sarado habang balot ang mukha ni Pastor Apollo Kibuloy nang dumating siya sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Kasama niya ang apat na kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking. Tatag lang. Ayon sa PNP, request na kay Buloy na magtaklob ng mukha. Inalis na po yung kanilang cover and even po yung handcuff po nila. Bawal ang media sa loob ng courtroom. Nakaharap ni Kibuloy at ng iba pang akusado ang complainant na tinatago sa pangalang Amanda. Not guilty ang sagot ng grupo ni Kibuloy. Basta not guilty yung kanyang plea, okay? Walang kasalanan. Siyempre, yun lang. Basta not guilty yung plea, basta. Basta yun na yun, not guilty yung plea, yun na yun. Sa kasong nakasampa sa Pasig Court sa pagitan ng taong 2011 hanggang May 2016 sa Pasig City at Davao City ay nagsabuatan si Nakibuloy at iba pang mga akusado para i-recruit ang noy menor de edad na biktima para maging miyembro ng KOJC. At na maging miyembro na ay inutusan na mamalimos, magsulisit at magbenta ng mga tinapay at biskwit at mag-remit ng pinagbentahan sa KOJC. Nakaranas daw ng physical at mental abuse ang biktima kasama ang pagpalo ng 2x2 at bantang tatanggalan siya ng scholarship dahil sumusuway umano siya sa divine will. Halos dalawang oras na... What the hell? Divine will? Papaluin mo ng 2x2 tapos magsasalita ka ng divine will? The F? Nagtagal ang pagsasakdal kina Kibuloy pagkatapos ay ibinalik sila sa Camp Crame. October pa next hearing. Basta not guilty yung kanyang plea. Pasado alauna ng hapon naman, humarap si Kibuloy sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 pero online na lamang para sa arraignment at pretrial sa kasong isinampa sa kanila sa Davao Court pero ipinalipat dito sa Metro Manila. Dito sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 na harap sa kasong child abuse at sexual abuse si Pastor Apollo Kibuloy dahil umano sa pwersang pakipagtalik niya sa biktima na menor de edad pa noon na nirecruit din ng grupo. Dahil nasa family court ang kaso, bawal din ang media sa loob. Dumalo din ang biktima at mga abogado niya pero online na lamang ang naging pagsasakdal kina Kibuloy. Not guilty plea din ang inihain ni Kibuloy. Sa Oktubre, magsisimula ang mga pretrial o paglalatag ng mga testigo at ebidensya ng parehong kampo. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA Integrated News, nasa 10 mga testigo ang iyaharap ng kampo ng biktima laban kay Kibuloy. Pastor Apollo si Kibuloy and the other accused pleaded not guilty. Thank you. Karapatan niya yun. Okay lang yun. Of course. I cannot give you details. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok. Ayun na nga. So, hayaan na natin, no? Let's ibigay na natin sa kanya yun yung plea ng not guilty. Ganun talaga yun. Okay lang yun. Ang importante, mga kutsero, arestado na siya at dumadaan na siya sa proseso. Kasi, mga kutsero, ito yung sinabi ng Amanda naman. Ito yung sinabi ni Amanda. Medyo mahaba lang to, no? Putulin ko na lang kasi iba dito, naibalita na dun sa kanina. So, ito naman yung side ni Amanda kasi sabi kanina, di ba, humarap si Amanda doon sa arraignment. So, magandang hapon Dante, yan bang mga tinutukoy na ibang biktima ay mga nakasama rin ni alias Amanda noon at kapareho ng dinanas mula kay Apollo Kibuloy? Alam mo Jun, limitado lamang ang ibinigay na detalye sa atin ni alias Amanda at gayon din ang kanyang mga abogado kaugnay dito sa sinasabi ngang mga nakaranas din ang kaparehong pang-abuso sa kanya. Ang binanggit lang ng abogado ni Amanda, ito ay nauna na nakaranas ng pang-abuso
kay Kingdom of Jesus Christ leader, kay OJC leader Apollo Quibuloy, at wala ring nabanggit maging si Amanda man kung kapareho bang pang-abuso o krimen ang ginawa sa kanya. Matapos ang ilang taon, muling nagkaharap ng nakaharap ng biktima na si alias Amanda, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quibuloy kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kundi sa korte kaugnay sa reklamong qualified human trafficking na isinampa niya kay Quibuloy at limang iba pang akusado. June, dahil hawak na nga ng mga otoridad ang religious leader, nanawagan si Amanda sa mga kapwa niya biktima ng pang-abuso umano ni Quibuloy na lumantad at maghain ng reklamo. Ayon sa mga abogado nito, may mga iba pang biktima at complainant dati na nauna sa kanya na hinaras at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Lumapit kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo. June, kaugnay ng development ngayon sa kaso laban kay Quibuloy, malakas ang paniniwala ni Amanda na makakamtan nito ang hustisya sa ginawa sa kanya kahit 10 taon na anya ang nakaraan. Inabuso anya siya ni Quibuloy noong 17 taon pa lamang siya at ngayon ay 27 taon na. 10 taon din siya naghintay, no? 17 years old siya nung una siyang ano. Ang naramdaman ko po talaga is sobrang saya. Kasi po, hindi ko naman po talaga ine-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya kasama pa yung iba. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kasong ito. 2019 pa nakahain ang reklamo sa DOJ at ulit-ulit na dinismiss ng piskal sa Davao. At sa ilalim na lang anya ng Marcos administration, nagkaroon ng desisyon na iakyat ito sa korte. Kaso lang, natulog lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Attorney Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Ang Department of Justice naman ay... Yun yung nakakalungkot doon, mga kotsero eh. Ano yung nakakalungkot dyan? Yun nga yung part na yun. Umasa ng hustisya itong si Amanda from the Duterte administration. Kasi yun yung pinapangako eh. Yun yung pinapangako ng Duterte administration, di ba? Walang kriminal na ito tolerate. Walang korupsyon, ganyan-ganyan. Anong nangyari? Anong ending? Wala. Tinengga yung kaso niya. Dinismiss. Tapos dinismiss uli yung motion for reconsideration. Tapos nagpetition for review sa DOJ. Nung nagpetition for review, hindi na ginalaw. Hindi na ginalaw. Pinrotektahan talaga itong si Quibulok ng Duterte administration eh. Nag-alaga sila ng demonyo. Nag-alaga sila ng kriminal. Well, nag-alaga nga ng pogo eh. Andang tumulong kay Amanda kahit na pagdating sa proteksyon tulad ng pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program o WPP. Samantala, June, matapos maghain ng not guilty plea si Quibuloy at iba pang kapwa akusado nito sa Pasig City Regional Trial Court kaninang umaga sa kasong qualified human trafficking, naghain din ng kaparehong not guilty plea si Quibuloy at mga kapwa akusado nito sa Quezon City RTC Branch 106 sa kaso naman ng sexual abuse at child abuse. Pastor Apollo, si Quibuloy and the other accused pleaded not guilty. And the rest of the proceedings will be set thereafter. Hindi naman nagtaka ang mga abogado ni Amanda sa naging hakbang ng mga akusado. Sa publiko naman, pakiusap nila ay maging maingat sa mga impormasyon hinggil sa kaso. Sana habang pending yung kaso, yung ating publiko maging mapanuri sa kung ano man yung naririnig nila, kasi hindi natin may iwasan ng fake news. Talagang laganap siya. Ito naman,
June, kaugnay nga nitong dalawang magkasunod na arraignment kaya Kibuloy ngayong araw, kaugnay sa kanyang mga kasong kinakaharap, ay binigay no na mga karagdagang itong kanyang camp. Ni Atty. Torion, kundi ang kanila lang sinabi, kinumpirma, ay naghain nga ng not guilty plea itong kanyang kliyente. At batay sa ating nakuhang impormasyon mula sa magkabilang panig, ay nakatakda June itong pre-trial dito sa Pasig City. Ito yung non-bailable case ni Kibuloy sa darating na October 17. Samantala ito naman bukod pa niyang kaso na dyan sa Quezon City RTC, Branch 106, ay medyo mauna ito June ng isang linggo, ay nakatakda naman ang pre-trial sa darating na October 2. So yun muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik si June. Dante, kung pwede. Joko ni Poposa, kasi yung iba mga tanong niya related na dun sa ano eh, mga sinabi kanina. May question dito si Bambi. Ano na ang mangyayari pag nag-not guilty plea si Kibuloy? Wala. Tuloy lang ang ano, tuloy ang hearing. Ano na, pre-trial. Arraignment, tapos pre-trial. Tapos, afternoon, trial proper na. Pre-trial, mga kutsero, yan na yung maglalabasa na sila ng ebidensya. Oo, yung mga... yung proseso na yon na ano, na mag... Direbihin na nila yung ebidensya ng bawat isa. Tapos, yung mga ganong bagay. Yun yung pre-trial. Tapos, magle-label na sila ng ebidensya. Exhibit A, Exhibit B, hanggang whatever number na meron sila. Deposition din ng ano, ng mga witnesses. Tapos after noon, trial proper na. So yun na yung yun, trial na. Tapos after noon, sentencing. After. So matagal-tagal pa to, aabot pa to ng mga dalawang taon, dalawa tatlong taon. Apat, mabilis na yung dalawang taon, swerte na si Kibuloy noon. Mabilis-bilis na yun. Pero kung ano, kung medyo kung knowing itong ano, knowing itong si Torion, feeling ko may mga delaying tactics pa yan. So, let's see. Let's see. Baka umabot yan ng 10 years, nakakulo na si Digong ng 10 taon, hindi pa tapos. Posible mangyari yun. Posible mangyari yun. Hindi ba ipapatawag sa Senate? Right now, mga kutsero, it's irrelevant. Ako personally, pwede naman siya ipatawag sa Senate. Pwede mag-request si Risa Ontiveros na pumunta ng Senate, ng mag-attend si Risa Ontiveros, si Kibuloy sa Senate. But it defeats the purpose. It's already the case is already ongoing sa court. And yung mga tanong na itatanong ni Risa Ontiveros will be the same dun sa itatanong niya sa Senate hearing. Isasagot lang ng abogado dun is ano, I invoke my right against self-incrimination. Kasi totoo naman eh, may ongoing na case na related dun sa hearing nila. So I don't know how that will work. Kung ako kay Risa Ontiveros, intayin ko na lang matapos yung hearing ng ano, ng korte. Saka ako magle-legislate ng batas. Kung ako sa kanya, but you know, it may take years upon years upon years. So, bahala siya sa diskarte niya. Yan. Sana may media during the hearing. Walang media yan because it is in a, it's going to be done in a in the family court yata eh. Tama ba? Sa family court. Kasi minors eh. Minors pa nung nangyari yung abuse. So, family court siya. Walang ano yan. Walang media doon. Bawal yun. Kasi the assumption is bata pa. May mga parte ng litigation na bata pa. So, wala tayong mababalitaan dyan until matapos yung hearing until matapos yung kaso. Hindi masagot ano. Wala tayong mababalitaan dyan. Yun, correct. Sub judice. So, unless, ako feeling ko ganito ang mangyayari. Feeling ko, si SMNI magdi-leak paunti-unti. Magdi-leak lang siya. Leak lang ng leak. Tapos sasabihin, ipapapalabasin nila na hindi sila involved. Parang ganun. Oo. Feeling ko si SMNI is ano eh, is cunning enough to do that. Langya yun eh. Wala, as in, when I say walang hiya, as in literal na walang hiya. As in, hindi sila nahihiya.
So, walang yayo mga yun eh. So, kasi baka pala mukha nila. But anyway, mga kutsero, eto pa. Bago natin tapusin itong live stream natin. I just want to emphasize the gravity o yung lalim ng krimen na ginawa nito ni Apollo Kibulok, ni Pacquiao, ni PDF file Apollo Carrion Kibulok. O, kasi kahapon, din-interview si Colonel Gene Fajardo tungkol dito sa mga bagong lumapit na bata na inabuso ni PDF file Apollo Carrion. Yes po, may mga na-interview na po tayo at nakausap ko mismo yung officer na nakapag-interview po dito sa mga sinasabing naging biktima din sila di umano ni Pastor Kipuloy. As to the details at medyo sensitibo yung mga detalye na binigay doon at kung kayo siguro yung makakakinig, medyo ano ko ba i-describe doon, medyo horrible is for lack of better word po. Medyo ganun po yung pagkwento sa akin. So, just can imagine a minor being sexually molested by an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they were allegedly sexually molested by Apollo Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay iyahan sila ng angels of death. So you just can imagine a minor being threatened of death. Hindi lang sila, pati yung mga pamilya nila ang sinasabi doon sa mga bata. And if I may share na talagang, ewan ko kung paano ko masasabihin ito na ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. The F! So, kayo na po, bahala ang ano yan, but nung ako ang kinukwentuhan ay these are all children. So, kung ako ay nangilabot, I don't know kung ano yung nakamdaman nyo nung ako yun, kung makinig ko yun. Sa isang bata na sasabihin na tatakutin kapag sinabi at nananatili intact yung kanilang pagkababae dahil ang, sabi ko nga, ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. I don't know how can you describe the ordeal na pinagdaanan itong mga batang ito. Again, inuulit natin, these are all allegations at natatakot yung mga nakausap natin, not only for themselves, hindi lang para sa kanilang buhay, maging sa pamilya nila because ang panakot nga is yung angels of death. So, gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon po na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakakanas ng ilang taon ng pamamolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at huwag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo, maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang na biktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Dando na lang. Dando na lang muna. See? Tapos ipagtatanggol ni Sara Duterte, pagtatanggol ni Digong, pagtatanggol ni Robin, pagtatanggol ni Amy, pagtatanggol ni Cynthia, pagtatanggol ni Mark Villar, pagtatanggol ng mga kung sino-sino. Horrible or horrendous is the appropriate word to describe the crime, si GMA, si Badoy, si Eric. Nakakabwisit.
pagtatanggol ng mga alaga ni Digong. Pagtatanggol ng mga alaga ni pangalan to ni Pacquiao. 12 years old. 12 years old. Ang tigas ng mukha ni Kibuloy. Napakatigas ng mukha niya. Para sabihin pa sa mga batang to, na ang kumana sa'yo, ang gumahasa sa'yo, Espiritu ng Diyos. Ginamit pa pangalan ng Diyos eh. Huwag kang mag-alala, Espiritu ng Diyos ang gumalaw sa'yo. Kapal ng mukha, sobra. Kung kaharap ko lang siya ngayon, baka nasunto ko eh. Bawa, narinig ko yun, harap-harapan. Sinabi niya sa babae, ka mag-alala, Espiritu ng Diyos ang gumalaw sa'yo. Masusunto ko eh. Lalo bata. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha yung mga tao nagtatanggol kay Kibuloy. Seriously, hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha yung mga taong nagtatanggol kay Kibuloy. Ewan ko. Parang hirap na ituloy yung live stream. Tapos ko marinig yun. I mean, walang ano eh, walang... There's no rhyme nor reason doon sa mga ginagawa nila. Sige, walang problema. Batikusin na si BBBM. Walang problema. Sige. It's part of Philippine politics. Walang problema dyan. Go ahead. Batikusin, gawan nyo ng chisme si Presidente. Walang problema. Okay lang yan. Parte yan ng politika sa Pilipinas. Okay lang yan. Pero ipagtanggol mo yung kriminal. Ewan ko. Di ko alam saan sila humuhugot ng tigas ng mukha. Amatin din yan pag naabswelto. O di pag naabswelto, may kasalanan yung prosecutor. Diba? Ganun naman kasimple. Yung prosecutor may kasalanan pag naabswelto. Benefactor daw kasi. Yun na nga eh. Pera-pera eh. Pera-pera eh. Spirit of God, what the hell? What the hell? Sakit sa ulo. Abangan natin ang mga susunod na kabanata dyan sa kaso ni Kibuloy. Di ba natin alam kung ano yung magiging desisyon ng korte dyan? Abangan na lang natin. Pero for sure, kung ma-absuelto siya sa Pilipinas, eh baka i-extradite naman siya ng Amerika. So, baka i-detain pa rin siya or baka pag may ganong indicator, eh kakausapin na ng gobyerno ng Pilipinas. O Amerika, gusto nyo ba extra na ito? Kunin nyo na ito. Paala na kayo. Diba? Ganun na mangyayari dyan. Kasi, ewan ko. Hindi ko alam kung ano eh. Sana lang the judge, I mean, sana lang ito mangyari yung justisya. Diba? Yung justisya talaga. Ganun na lang. Oo. Kasi, kawawa yung mga bata. Kawawa yung mga biktima eh. Kawawa yung mga biktima. Sobra. Kawawa yung biktima. So, let's see.
Marami pa namang ano, marami pa namang pwede mangyari. Arraignment pa lang tayo, guys. Wala pa tayo sa actual na ano, na trial. Oh, arraignment pa lang tayo. Wala pa ng pre-trial eh. Arraignment pa lang. So, kalmahan natin. Tingnan natin kung ano mangyayari in the next few days, diba? Ayan. So, hanggang dito lang po muna tayo mga kutsero. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Coach Jared Pulido naman ang pangalan doon. And I'll see all of you in the next live stream. God bless everyone and see you next time, guys. Bye! Bye-bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?